Isama kabuluhan at makahulugang araw sa inyong mga bata. Simula na naman ang ating aralin sa asignaturang Filipino para sa ikawalong linggo. Ako, si Sir John Peter P. Ayala o Sir Peter, ang inyong guro sa asignaturang Filipino. Halina't simulan na natin ang ating aralin sa linggong ito. At bilang panimula, magkakaroon tayo ng pagbabaybay bilang paunang pagsusulit. Kumuha ng sulatang papel at panulat. Isulat ang tamang baybay ng bawat salita na babanggitin ng guro. Mayroon lamang kayong 10 segundo upang isulat ito. Unang salita, bigkas. Bigkas. At ang tamang baybay ng unang salita ay tama. Pangalawang salita, pantig. Pantig. At ang tamang baybay ng pangalawang salita ay tama. Pangatlong salita, kahulugan. Kahulugan. At ang tamang baybay ng pangatlong salita ay tama. Pang-apat na salita, pananalita. Pananalita. At ang tamang baybay ng pang-apat na salita ay tama. Panglimang salita, pahina. Pahina. At ang tamang baybay ng panlimang salita ay tama. Mahusay mga bata. Nabaybay ninyo ng tama ang bawat salita. Mga bata, masdan ninyo ang mga larawan. Isulat sa iyong kwaderno ang mga bagay na iyong nakikita. Saan at paano kaya ito ginagamit? Ang aralin natin sa linggong ito ay tungkol sa paggamit ng diksyonaryo. Mga bata, sa pagtatapos ng aralin ay inaasahan na naibibigay ninyo ang kahulugan ng salita ayon sa kasing kahulugan, kasalungat, gamit ng pahiwatig o context clues, at naibibigay ang diksyonaryong kahulugan. At bilang panimula, sa araling ito, matututuhan mo kung paano gumamit ng diksyonaryo. Ang diksyonaryo ay nagpapakita ng wastong bigkas ng salita, pagpapantig, uri ng bahagi ng pananalita, ang salitang ugat, mga kahulugan, at kasing kahulugan. Tingnan ang salitang nasa kaliwa. Ito ang magsisilbing pamatnubay na salita ng pahina upang magamit ng wasto ang diksyonaryo. At bilang pagpapaunlad, gawin natin ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Tingnan ang nakalimbag na pahina ng isang talatinigan o ng pahina ng isang diksyonaryo. Unawain maigi ang mga salita at ang kahulugan nito. Gawin natin ang gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Sagutin ang mga tanong. Una, ano ang mga pamatnubay na salita ng pahina? Tama, ang letrang A at ang salitang abot. Pangalawa, ano ang kahulugan ng salitang abiso? Tama, paunawa o patalastas. Pangatlo, anong uri ng pananalita ang abot? Tama, pandiwa.
Tandaan, mga gamit ng diksyonaryo. Una, nagpapakita ng wastong gamit ng salita. Ang diksyonaryo ay nakatutulong sa pagpapakita ng tama o wastong gamit ng salita na ating ginagamit sa pangungusap, talata, at pakikipag-usap. Pangalawa, nakatutulong din ito sa tamang pagpapantig. Pangatlo, natutukoy ang kinabibilang bahagi ng pananalita ng bawat salita. Nakatutulong din ang diksyonaryo upang malaman natin kung anong bahagi ng pananalita ang bawat salitang ating ginagamit. Malalaman natin kung ito ba ay pandiwa, pangabay, panguri, pangalan, at iba pa. Pang-apat, nalalaman din natin ang salitang ugat. At ang pinakamahalaga na ibibigay ng diksyonaryo ang kahulugan ng mga salita. Atin din tandaan na upang mapadali ang paghahanap sa isang salita, makatutulong ang mga pamatnubay na salita na matatagpuan sa itaas ng bawat pahina. Unawaing mabuti, mga bata. Ang pamatnubay na salita na nasa gawing kaliwa ay ang unang salita na makikita sa pahina. Ito ang may bilog na kulay pula. Ang nasa kanan naman ay ang huling salitang makikita sa pahina. Ito ay ang may bilog na kulay asul. Ating balikan ang pahina ng diksyonaryo na nasa unahan ng ating aralin. Ang pamatnubay na salita na ginamit sa pahinang ito ay ang salitang sulit at ang salitang sundong. Kung maaalala ninyo, ang pamatnubay na salita na nasa gawing kaliwa ay ang unang salitang makikita sa pahina ng diksyonaryo. At ang pamatnubay na salita naman na nasa gawing kanan ay ang salitang makikita sa dulo ng pahina ng diksyonaryo. Ngunit, sa pagkakataong ito, ang salitang sundong ay hindi natin makita sa pahina sapagkat ito ay hindi kompleto. Kung makikita ninyo, ang salitang sumpa ay mauuna sa salitang sundong sapagkat ang sumpa ay may SUM samantala naman na ang salitang sundong ay may SUN. Na kung pagbabasehan ng diksyonaryo ay mauuna talaga ang salitang sumpa sa salitang sundong. Ngayon naman ay gawin natin ang gawain sa pagkatutubilang tatlo. Basahin ng salita sa loob ng kahon. Matibay ang lubid na abaka. Sagutin naman natin ang mga sumusunod na tanong. Ano ang kahulugan ng salitang may salungguhit sa pangungusap? Tama! Ang salitang may salungguhit ay ang abaka. At ang kahulugan nito ay ang halaman dahong may hibla. Pangalawa, anong uri ng pananalita ang abaka? Ang abaka ay isang uri ng pangalan. Tama! Ngayon naman ay subukin natin ang inyong kakayanan. Gamit ang diksyonaryo na nasa inyong tahanan, ibigay ang kahulugan ng mga sumusunod na salita. Una, pamilya. Pangalawa, yakap. Pangatlo, karapatan. Pang-apat, sunong. Pang-lima, tampipi. At bilang paglalapat, gawain sa pagkatuto bilang apat. Pag-aralan ang pahina ng diksyonaryo at sagutin ang mga tanong. Sagutin natin ang mga katanungan. Una, ano ang kahulugan ng salitang galang? Tama, titagan o pulseras. Pangalawa,
Ilang pantig mayroon ang salitang galasgas? Tama. Mayroon 3 pantig ang salitang galasgas. Pangatlo. Ano ang pamatnubay na salita ng pahina? Ang pamatnubay na salita ay ang salitang galante at galit. Tama. Pang-apat. Anong uri ng pananalita ang galante? Ang galante ay isang uri ng tama, pang-uri. Mahusay mga bata. Ating tatandaan na sa paggamit ng diksyonaryo ay gamitin natin ang mga pamatnubay na salita upang mabilis nating mahanap ang mga salita at ang mga kahulugan nito. At bilang takdang aralin, sagutan ang learning activity sheet sa Filipino para sa linggong ito. Muli, ako si Sir John Peter P. Ayala, ang inyong guro sa asignaturang Filipino para sa ika-apat na baitang na nag-iiwan. Ang diksyonaryo ay parang pag-aaral. Binibigyang kahulugan nito ang ating mga pangarap at minimiti sa buhay. Muli, maraming salamat. God bless at ingat kayo palagi. Hanggang sa muli!